This morning, an investigation. No hospital staff were injured and all patients were immediately evacuated. Wala po naman ng nasaktan o nasugatan na mga... Mahanik news updates. PGH nurse nagawang ilikas ang 35 na sanggol mula sa nasunog na ospital. Hinangaan ng isang nurse na nagawang mailikas ang 35 na mga pasyente niyang sanggol. Nito lamang kasing Linggo, May 16, nang magkasunog sa Philippine General Hospital. Maayos na nailikas ang mga sanggol at lahat ay nasa maayos ng kalagayan. Dala na rin ang pagiging alisto ng nurse at kanyang mga kasama. Labis din silang nagpapasalamat sa mga nagpadala ng donasyon na breast milk para sa mga sanggol. So ayun na nga mga kahanik, ibinahagi ng isang nurse na si Katrina Bianca Makabagbad sa Philippine General Hospital ang kanyang naging karanasan ng masunog ang ospital nito lamang Linggo, May 16. Nag-viral ang post niya tungkol sa kung paano niya nagawang mailikas ang nasa 35 na mga sanggol na sa kanilang pangangalaga. Kwento ng nurse, nagpapaligo raw siya ng mga sanggol nang biglang sabihan siya ng kasamahan na nasunog ang ospital. Ang isa sa mga naging problema pa nila ay ang ventilator dependent pa ang ilan na mga babies na kailangan nilang ilikas. Dagdag pa ng nurse na ating babasahin. Quote, nakakaiyak na habang bit-bit ko yung mga kayang humingang mag-isa, maiiwan yung mga naka-intubate at ventilator. End quote. Inuna muna niyang ibaba ang mga sanggol na mas maayos ang kalagayan. Isinunod na niya at ng kasamahan niya ang mga naka-ventilator. Nagawa rin niyang makapaghakot ng mga kagamitan na kakailanganin ng mga sanggol. Laking pasasalamat niya sa Diyos na nagawa niya at ng kanyang mga kasamahan ang mga ito kahit nakailang balik sila sa fourth floor ng ospital at lahat sila ay ligtas. Dagdag pa ng nurse na ating babasahin. Quote, thank you, Lord, for the unwavering strength and courage. Di ko alam kung saan nang galing iyon, pero wala akong naramdamang takot sa dibdib ko. End quote. Nilinaw din niya na talagang siniguro nila na maayos ang mga name tags ng mga sanggol, maging ang sticker ng mga pangalan ng mga ito sa kanilang higaan ay idinikit na rin nila sa mga diaper ng sanggol para sigurado. Dahil dito, umani ng papuri ang matapang na nurse dahil sa pagiging alisto nito at kalakasang ipinakita masiguro lamang ang kaligtasan ng kanilang mga pasyente na hindi pa kayang iligtas ang kanilang sarili. So ayun na nga mga kahanik, bandang alauna na madaling araw noong May 16 nang umabot sa ikatlong alarma ang sunog sa Philippine General Hospital or PGH na nagsimula sa ikatlong palapag ng gusali. Agad na nailikas ang mga pasyente sa PGH Chapel kasama ang mga sanggol na naibaba ni na Nurse Katrina. Bandang 2:46 na ng madaling araw nang tuluyang humupa ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Well, hospital went ablaze past 10 this morning. The fire started at the hospital's storage room where medical supplies were kept. The fire spread faster after hitting the stockpile of alcohol, which prompted the Bureau of Fire Protection to raise it to a third alarm past 11 this morning. An investigation. No hospital staff were injured and all patients were immediately evacuated. Wala po naman ng nasaktan o nasugatan na...